ikalawang termino bilang Pangulo, nabahira ng kontrobersya ang Administrasyong Arroyo nung pumutok ang Hello Garci scandal. I have here copies of the tapes. One is the original and the other one is the altered version. Napasa kamay ng media ang isang tape na naglalaman ng pag-uusap sa telepono ng nooy tumatakbong presidente at ng opisyal ng COMELEC. I am sorry. Sa pag-amin ni Pangulong Arroyo, lalong umigting ang panawagang bumaba na siya sa pwesto. You have stolen the presidency! Not once, but twice! Unang nakapanayam ng GMA News si Samuel Ong ang umaming may hawak ng mother of all tapes. I realize, maliit lang akong tao. Small price to pay yung buhay ko. Wala kang maririnig sa kanya kundi Arnold, huwag mo akong pabayaan. Diba NBI official to, pero dumarating pala sa panahon na kinakailangan mo ng protection ng media. Dahil nandun na yung balitang sasaktan siya, haharangin siya bago siya makapunta sa press con para hindi niya maipresenta yung mother of all tapes. So hanggang doon sinamahan ko siya. Hindi namin malilimutan ang taong 2007 nung nalagay sa bingit ng kamatayan ng GMA News crew sa Tipo-Tipo, Basilan. Bigo ang grupo ng Marines noon sa paghahanap sa nakidnap na si Father Giancarlo Bossi. May mga namataan daw kasi na mga sniper na nandun sa bahagi ng bundok ngayon. At dahil doon, nagsimula na itong tansya ko yung mga tatlo, apat na minutong pukpukan. Tumagal ng 7 oras ang labanan at sa paghupa ng putukan, nadiskubring tinamaan ng shrapnel ang assistant cameraman namin. Siguro sa first 2 hours or 3, nandun yung kabog. Grabe talaga, lahat na ng dasal ginawa mo, lahat ng panalangin ginawa mo. Pagkatapos ng 2-3 oras na yun, kasi pa paano, parang wala ka na rin maramdaman eh. Until paglingon ko sa kaliwa ko, palis na kami noon, nakita ko duguan yung assistant camera. Doon uli na buhay yung sabi ko, ganito katindi na ipasok na ako. Hindi na talaga biruan to. May mga nasusugatan na, may mga namamatay. 14 na Marines naman ang hindi pinalad na makaligtas at 10 sa kanila nilapastangan pa at pinugutan ng ulo. Isa ito sa mga pagkakataong muntik na namang maging laman ng balita ang mga mamamahayan. Tumatak din sa kasaysayan ng GMA News ang trahedyang inabot ng barkong MV Princess of the Stars. Hindi mo palagi hinaharap ng mga divers dito. Bukod sa dangerous loob ng barko, nakakasalasok na amoy ng mga bangkay na lumulutang. Eksklusibong nakuhanan ng aming grupo ang lumubog na barko sa ilalim ng dagat. Alam raw niyang isa si Mark sa mga rumispondes. Hindi rin matatawaran ang mga international coverage ng GMA News. Nalagay rin ang taong 2001 sa kasaysayan ng buong mundo dahil sa pag-atake ng mga terorista sa Estados Unidos. 2 hijacked plane ang sumalpok at nagpagguho sa Twin Towers ng World Trade Center. Ang malagim na 9/11 attack ay unang nabalitaan sa GMA News ng mga Pilipino. Siguro mga an hour and a half before the newscast, we were able to get latest stories from abroad. We also got fresh interviews. Nagkumahog kami sa pagkuha ng mga pwede namin interviewin by phone just to get the latest feedback because I think everyone was in shock that time eh. Itinuturong ulo ng terorismo ang leader ng Al-Qaeda network na si Osama Bin Laden. Inilunsad ng US military ang Operation Enduring Freedom. Ang gera kontra terorismo
na naglalayong hanapin at litisin sa korte si Bin Laden at pabagsakin ang Taliban regime sa Afghanistan. Para maihatid ang mga balita, pinasok ng GMA News ang bansa sa kabila ng nagaganap na giyera. Personal kong naranasan kung gaano kadelikado ang lugar na ito nung sumabog ang isang landmine, ilang metro lang ang layo sa amin. Just sit. What was that? We don't know, just sit. If Saddam Hussein does not fully disarm for the peace of the world, we will lead a coalition to disarm him. Sa kabila ng nakaambang panganib, sa pusod ng Iraq naman, ang sumunod na misyon ng GMA News. Yung GMA, yung kauna-una ng network na nakapasok dito sa Iraq, at nakita na namin yung sitwasyon na pwede mangyari at yung mismong live position kung saan kami nagla-live, binomba yun nung i-launch na yung gera, diba? Gulat ang naramdaman ko ng mamataan ko. 2003, bago pa man magsimula ang gera sa pagitan ng Amerika at Iraq, naroon na ang aming grupo para masaksihan ang mga huling araw ng kapayapaan sa kapitolyo ng bansa, ang Baghdad. العجم وشافت تتر قبول يعني العراق معجوم بالحروب. Yung interview na yun, aminin ko na nakakatakot din kasi nandun kami sa isang lugar na hindi naman talaga kami masyadong pamilyar. Kasama lang namin yung colonel na tauhan ni Saddam. At nag-i-interview kami, nakapalibot sa amin, siguro mga 200 na katao na puro naka AK-47, naka mga bazooka. Pagdating natin dito, kami pinagbawalan kaagad tayong lumabas dito sa compound ng Philippine Embassy. Talaga napakadelikado ng sitwasyon ngayon dito. Maaring dukutin ka na lamang paglabas mo dito sa kalye kung kaya na-restrict kami dito sa loob. Nung sumunod na taon, sinuong muli ng aming grupo ang giyera sa Iraq nung napabalitang ginawang bihag na mga sundalong Iraqi ang Pinoy na si Angelo de la Cruz. The Philippine government has recalled the head of the Philippine humanitarian contingent to Iraq. He is leaving Iraq today with 10 members of the Philippine humanitarian contingent. Mula sa kanyang pagkatiit hanggang sa paglaya at pagbalik sa kanyang pamilya, hindi bumitiw ang GMA News kay Angelo. Habang isinasagawa. Taong 2005 naman, nakiramay ang mga Katoliko sa pagpanaw ni Pope John Paul II. Kasama ang GMA News sa pakikiramay at isa ako sa mga nabigyan ng pagkakataong makalapit sa nakahimlay na pinuno ng simbahang Katoliko. Nakita ko ang Santo Papa sa huling pagkakataon. Sa gitna ng kalungkutan sa pagkawala ng Santo Papa, ginanap ang Papal Conclave o pagpili sa bagong Santo Papa. Ang paglabas ng puting usok o senyales na may bago ng Santo Papa ay unang nabalitaan ng mga Pilipino sa saksi. Napansin ko na parang may lumalabas na usok na maputi. Hindi ako sigurado at that time, tinawagan ko pa yung news manager namin para sa saksi at nagkataon naman, umi-eri pa yung saksi. Habemus Papam, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger. Nagdesisyon sila na.